Welcome to ManiloMed Healthline, only your best to make you feel better. I am Hani Lapitan, your host, at ngayong araw ay makakasama natin ang isa sa mga magagaling na psychiatrist ng ManiloMed, and of course, a professor of psychiatry and the University of the Philippines, Manila, College of Medicine. Ladies and gentlemen, sa mga viewers natin dyan, let's all welcome Dr. Thomas Bautista. Magandang umaga po, Doc Bautista. Good morning. And of course, thank you and welcome dito sa ating ManiloMed Healthline episode. Oh yes, thanks. Thank you for your presence dito. My pleasure. And of course, ngayong araw, kapanapanabik ang ating topic for today because we are talking about the effects of stress and how to handle it. I'm sure madami sa ating viewers ang madaming katanungan, kaya ngayon pa lang dapat i-type nyo na ang inyong mga questions or inquiries sa ating comment section at maya-maya ay sasagutin niya ni Dr. Bautista. To start with po, may mga paunang katanungan kami dito. Sure. Una po, what diseases have you encountered that were caused by stress? Generally, we have to look at mental disorders, yung mga sakit na ginagamot namin. Mm-mm. Na talagang may component of stress ang kanyang cause. So, isa siya sa importanteng etiology or cause ng mental disorders o paglabas ng mental disorders. Ang mga mental disorders kasi karamihan sa kanila naman na may vulnerability ka to depression, vulnerability to mood swings like bipolar disorder o psychosis, yung nawawala sa sarili. Kailan mo nang may vulnerability? Kay ang environment, ang 50% or more than 50% of the time, ang stress sa environment ang nagpapalabas ng sakit. Okay, so tanong mo sa akin ano yung mga sakit na causes ng stress. Sila ang nagpapalabas ng sakit, stress, ng mental disorders, yung stress. Mm-hmm. As again, in-enumerate ko nga, pwedeng mawala ka sa sarili, magkaroon ka ng mood problem, o kaya major depressive disorder. Pwede kang maging nerviosa. Sa English, ang tawag doon, anxiety disorders. Pwede ka rin magkaroon ng defects sa iyong personality kung ikaw ay isang bata exposed to a lot of stress while growing up. Mm-mm. Ano naman yung mga stresses na pwedeng may encounter ng mga bata? Being a victim of bullying. Ngayon kasi very common yung word na bullying ginagamit. Yes. Victims of domestic violence. Mm-mm. Stress yun. Hindi natin nakikita sa bata na stressful yun, but ang effect ng stress na yon ay makikita natin sa personality development na most of the time na nagiging solid na personality at age 18. Pero although may mga batang matindi ang stress na nadadaanan while growing up, so bata pa nagmamanifest na rin sila ng mga behavioral problems. Nagnanakaw, nananakit, nagiging nerviosa, nagiging phobic, takot mag-recite, takot pumasok ng shyness. School. Yung mga school phobia ng mga sinasabi nila yan, actually, most of the time, stress yan sa environment ang nag-cause. Parang may genetic predisposition yung bata. Mm-mm. Stressful yung environment, pwedeng magkaroon ng mental disorders bata pa lang. Mm-mm. Pero yung stress na chronic na nakikita ko talaga na referred by other medical professions, yung alopecia. Ubos talaga yung buhok. Yun yung manifestation noon. Babae na ubos yung buhok. So, kalbo siya pupunta. Yes. Pero una nilang pinupunta ang dermatologist. Yes. And then, ma-pick up ng dermatologist na may pinagdadaanan yung tao. Nire-refer sa psychiatry. Mm-mm. So, makikita namin, wala na talagang buhok because of stress. Marami akong nakikita ganun, yung may mga marital problems. Sa mga personality type naman, yung hindi marunong maglabas ng galit, kinikimkim. So, nalalagas lang yung buhok.
psoriasis. Psoriasis. Psoriasis yung skin disorders na very itchy siya, na pwedeng ma-infect. Magda-dry muna yung skin mo. And then, pag-dry na kasi, mag-itchy na yung... Tapos kakamutin. Kakamutin mo, tapos magkakaroon na ng lesion na initially superficial, parang redness lang. Uh-oh. Tapos, tuloy-tuloy lang nakamot, kakapal na yun, mag-scaling. Mm-mm. And then, imagine mo lang, hindi lang yun sa isang part ng katawan, maraming part. Yes. Doon sa mga pinagpapawisan lalo na. Mm-mm. And multiple lesions, yun, psoriasis. Pimples. Common din yan. So, may mga dermatologist na nagdadala din, ng, nag-refer din sa amin dahil hindi nila makontrol-control yung acne ng pasyente nila. Hypertension, siyempre. Yes po. You've mentioned po yung mga diseases. So, ano po yung mga diseases that can get worse because of stress? Oh, yun. Kasama yun na yun. Nasagot ko na, nag-umpisa na ako doon. So, can get worse. Pwedeng ang cardiac problem mo ay maging atake sa puso, patay. Pwede yung hypertension mo will lead, because of stress, will lead to stroke. Stroke. Di-stroke ka, di-paralyzed. Pwedeng diabetic ka. Tapos na-expose ka sa stress kasi, like kunwari, financial. Mahal ang panggamot. O kaya, kaka-retire mo lang, saan ka na ngayon kukuha ng perang para sa maintenance mo. Ito, mga real talaga ito na mga situations. So, ma-stress sila after retirement. Yun, it can lead to uncontrolled na mga blood sugar. Yes. Siyempre, pag ang blood sugar mo ay would stay uncontrolled, maraming yan siyang mga complications sa mata, sa skin, sa hypercholesterolemia, and eventually nga, tataas na naman yung chance mo na magkaroon ng atake sa puso, magsira. Sunod-sunod na. Yes, mabulag ka. Yes. May mga parang pricking sensation dito, sensation mo sa skin na nababawasan. Para kasi sa akin, ang karamihan sa mga medically ill na umiinom naman ng gamot, the same dose, pero biglang nagkaroon ng imbalance, it's worth talaga exploring baka psychosocial yung nag-trigger. Psychosocial is still stress. Yes. Stress environment. So, anything na sa ibang specialty na biglang nag-exacerbate yung sakit, yung medical illness, pero maganda ang compliance sa gamot, same dose, nag-exacerbate, they have to explore baka dahil sa stress. Yes. May triggers pa rin talaga. Grabing trigger ang stress kasi buong katawan, buong halos lahat ng bodies, ng system sa katawan, maapektuhan, circulatory, endocrine. Yes. All those, yes, muscles mo, may muscle pain ka. So, vulnerable ang mga medically ill sa effect ng stress. Mas matindi at mas makikita mo. Grabe, no? Tapos, eto doc, isa pang question. Ano po ba yung difference between yung reported stress levels sa city compared po sa probinsya? May difference po ba pagdating sa ganun? Kasi syempre, sa city, we're all the more exposed sa... Ang madaling sagot dyan kasi, Hana, yes, mas matindi ang stress dito sa city. Pero sa city naman, may ginagawa silang maraming bagay para ma-distress yung tao. Mas available dito yung mga pampatulog, gamot para makarelax, mga gyms, mga... kain ka dyan, di ba? Pampalubang, so, relaxation. Yes, kaya. Mas marami ditong available na yes. Ganon. Ikumpara mo sa probinsya. Pero, yes, common question na pwedeng sagutin, yes, mas maraming stress dito sa urban kesa dun sa rural. Pero ang totoo lang talaga, tingin ko walang difference dapat kasi iba naman ang cost ng stress doon sa rural areas . Ibang characterization ng stress. Yun, upo ka lang doon, graduate ka ng college, and yet nag-graduate ka lang sa isang ordinary na college. Yes.
nakikita mo ang iyong kasama na nasa Manila, nakabili na ng kotse. Yes. Araw-araw mo kung iisipin yun o marirremind ka every time may makita ka. Stressful kaya yun. Ang isipan mo ang magpapastress sa'yo. So, I don't think may difference eh. Iba lang ang causes ng stress doon sa rural, dito sa urban. Mm-mm. And then, iba din ang way para ma-distress ang mga taong stress dito sa urban area kesa doon sa rural. Sa rural, maglakad-lakad lang sila. Yes. Mag-swimming. More unnatural. Yes. O, kaya tutulugan nila. Opo. You've mentioned po yung sa yung mga yung pagsiswimming, relaxation. Ano po ba aside from those, how can stress be avoided kapag ganun po? Pwede nga explain ko muna bakit ano ba talaga ang nagko-cause ng stress? Sige po. Okay in po. Terms of mechanism. Yes po. Okay. May nangyayaring pangit sa ating environment, i-perceive natin yon. Ang brain ang mag-interpret noon na ayan na si boss, ayan na si OIC, hindi ko pa tapos linisin ang kanyang opisina. So, tataas ang adrenaline mo. Mm-mm. Yung adrenaline na yun ay galing yun sa adrenal, sa kidney. Yes. Pero ang mag-trigger nun, na i-release siya, ang chemical galing sa brain. Mm-mm. So, ang i-command ng brain natin, taasan ang adrenaline para matapos ang trabaho. So, bigla kang tatakbo at ang isang oras na ginagawa mo sa paglinis ng carpet, halimbawa, kung nandyan ang trigger, in 10 minutes matapos mo siya. Kasi biglang nag-flood ang katawan mo ng adrenaline. Yes. Or cortisol. Ang cortisol is a steroid. That way, nakatulong siya pag tinignan mo. Mm-mm. Nagiging stress na siya kung ang coping mo ay hindi enough sa capacity, sa pag-meet up with your own demand. Kailangan tapusin ko to in 10 minutes na sa first floor na si OIC. Hindi ko pa natapos yung paglilinis. Isa 1 hour, ang activity na yon ng paglinis ay hindi yon stressful. Kasi you have 1 hour to finish it. Yes. And then suddenly na-shorten siya. Mm-mm. Manginginig-gilig ka na ngayon instead na yung normal mo one hour, snow lang. Ngayon, nag-exert ka na ng extra effort. Yung muscles mo mag-spend more energy. Mm-mm. Anong mag-trigger nun para mag-contract yung mga muscles mo? Adrenaline. Yes. Ang mas clear siguro dyan na halimbawa yung sunog. Mm-mm. Nabibit-bit mo yung malalaking aparador. Ang fuel nun is adrenaline. Yes. How we wish na sana ganun na lang lagi. Sana ng adrenaline ko para marami akong magagawa. But, merong part ng brain, the hippocampus, na nasisira kung chronic na mataas ang adrenaline. Mm-mm. Kaya nga, mataas ang adrenaline mo pag nagtatrabaho ka, and then, i-relax mo yung katawan mo. Actually, sa relaxation na yon, pinapababa mo ang level, ang pag-secrete ng cortisol and adrenaline sa mga oras na yon para ma-park mo muna yung sasakyan mo, itong brain mo, yung katawan mo, para the next day na naman ready sumalo ng another dose of adrenaline. Challenge. So you can now imagine kung ang adrenaline na yon ay hindi babagsak ang level. Mm-mm. Fuel siya, masusunog ka kung yun ay fire. Mm-mm. So sa brain talagang may nasisirang part ng brain dahil sa chronic na mataas na level ng cortisol. Mm-mm. So, itong mga OIC, mga COO natin na chronically stressed, sa huli, parang bomba lang yan na puputok. Pwede ma-stroke, pwede mag-heart attack because mataas lagi ang cortisol and adrenaline. Hindi siya normal ang ganon. Yes. Kailangan may time, yung sinasabi mong relaxation. Mm-mm. Sa mga ways na yun, meditation, relaxation technique, tai chi, qigong, being alone, silence, quiet time. Ang nangyayari nun actually sa katawan, binababa niya yung cortisol and adrenaline. Mm-mm. Para makarelax ang tissue. Muscles man, brain man, heart tissue, kidney tissue, ganon. Para ma-relax siya. So, parang
our body has its own way of relaxing, parang ganun. Tutulungan mo siya na i-situate siya para makarelax. Like, ihiga mo yung katawan mo. I-off mo yung ilaw. Palamigin mo yung kwarto. Set the mood, kumbaga. Yes. Ayan. So, doon ka dapat. Doon makakatulong ikaw sa iyong katawan. Tama nga naman. Para bumaba yung chemical na cortisol. Okay. Neurotransmitter. Ayan. Next question po, Doc. Ano po ba yung mga services na, yung in-offer ng Manila Med para, ang tawag na to, what services do Manila Med have for the diseases caused by stress? Ano po ba yung mga servisyo na in-offer? Wala talagang, wala pa kaming, like, kunwari, Center for Stress Management, but marami, ang maganda lang dito sa hospital, marami na ngayong centers for cancer. Mm-mm. So, it's maganda yung mga multidisciplinary approach eh. This is multidisciplinary approach to cancer. So, kasama ang psychiatry sa team. Multidisciplinary approach to child development problem. Kasama na naman. May child psychiatrist din doon. Breast cancer center. May kasama yun lagi. Mm-mm. Kung hindi kaya ng primary doctor, like oncologist, developmental pediatrician, they can always ask us to help. So, I received mga referrals sa mga inpatient namin. Yes, po. Ang mga referral naman namin dito lang gagaling sa ibang specialty. Mm-hmm. And most of the time, na-stress, hindi makatulog yung pasyente nila, depressed yung pasyente nila, dahil sa mahal ng pagpapahospital o may problema sa bahay. Yun ang maganda dito kasi may psychiatrist. Kumbaga parang every center or every sa department. Every center, ang kainaman ng mga centers, multidisciplinary. Yes. So, palaging kasama ang... Yes, kasama yung mindfulness, kasama yung psychological or psychiatric aspect ng treatment. And then, kung siyempre may magaling ka na psychiatrist sa hospital mo, mas accessible sa mga ibang specialist. I-approach yung pag-manage sa isang pasyente na may kaagapay ka na talagang specialist, like psychiatrist. Ito po, Doc. Personally po, what do you think is the simplest way people can cope with stress? Like, yung simplest na talaga. Parang kapag stresses sila sa office, you can do this 3-2-1 steps, parang ganun. Okay. Sa akin naman hindi ganun kadali. Kasi pag magaganon tayo, ibabox na natin yung isang tao. Sabagay. Yung style mo might not be applicable to another coworker. So, case-to-case basis pa rin talaga. So, ang sagot ko dyan ulit sa tanong mo, being mindful. Mindfulness. In a way, related pa din to sa mga ginagawa natin. Mga psycho-spiritual. Related pa rin sa relaxation techniques, meditation. Ang technique doon is really mindfulness. Just leave the present. Pero sa dami minsan ng trabaho, nawawala yung consciousness na I have to take care of this machine, this body, or else wala na akong kikitain. So, kailan mindful ka how the body is reacting to the kind of work you have? Alam mo bang meron namang mga physical symptoms ng stress eh? Hindi naman yung mga alopecia. At the end of the day, I am sure karamihan dito sa mga nakikinig sa atin o nanonood na pag na-stress sila, at end of the day, kahit ikaw din siguro, Hana, yung pakiramdam mo para kang mag-flu. Parang tatrangkasuhin. Yes. But actually, yun yung mga symptoms ng stress. Physical. Yes. Para kang, the next day, hindi ka naman tatrangkasuhin. Feeling pero mo parang na. Mainit lang yung pangtawan mo, nananakit yung mga muscles mo. Parang yung mga joints mo, gusto ng, katunog-tunog mo siya, parang ang bagal na ng lakad mo. Medyo malamig na yung pinagpapawisan ka man or na may, or kung ano yung mga sintoma ng flu. Mm-mm. Weak,
parang mainit yung mata, namumula. Mm-mm. Those are physical symptoms of stress. And kung nakaramdaman nila yan every day in five times a week, yes, then they have to do something. Mm-mm, they have to... Ang magandang solution talaga sa level ng management, they have to take care of their workers or employees. Dahil tao lang din naman sila. Yung boss mismo, mararamdaman naman nila yun eh. They have to look at it that way. Mm-hmm. These are our assets, our resources. We have to take care of these people. Mm-hmm. Baka naman unnecessary na yung pag-extend, pag-demand. Yung ganon. Parang baka unhealthy na. Mm-hmm. Kasi sa medical profession ang ginawa doon tungkol dyan, dati kasi tag 36 hours straight, gising kami during training. Mm-hmm. Binago na yon nung naging, binago na yung practice nung nalaman nga na fatal ang effect ng stress, chronic stress sa tao. So sa amin nga sa education, nag-change na kami. Wala na nga yung 24 hours in a straight duty. Shift. Yes. So, dapat maging conscious ang mga companies at individually maging conscious din na mag-set ng limit. Tao lang tayo and it is not That's healthy right. to be awake 24 hours. Yes. Kasi yung mind mo, din na nag... Diba, it wouldn't be working na... Functioning well. Although, may mga occasions na hindi talaga may iwasan, but do not do it chronically or for a long time kasi it's in a challenge mo ang state of health ng iyong workers o ikaw mismo. So, being mindful or conscious of your capacity. Ang tamang sagot talaga, yung tingin ko, yun lang eh. Mindfulness lang. Oo. Tapos, pili ka na kung ano yung magpaparelax sa'yo. May mga taong gusto nila kumain. Di, sige. Yes. Kain. Stress ka eh. Stress eating, kumbaga. Oo. May mga taong they want sex if they're stressed. Do it as long as it is legal. May mga taong gusto lang nila talagang magpunta sa gym or manood ng TV na nakaupo sa couch for like after yung mga 3 movies, 6 hours. Then do it. Yes. Pag na-impair na yung function, that's the time that you have to see us. Mm-mm. Kasi what does it mean? Nasira na yung tulog mo, pattern ng tulog. Irritable ka na, may papatay na sa'yo kasi kung ano-ano na yun. You know, very impulsive ka na, aggressive, parang wala ka ng control sa sarili. Naapektuhan na yung ibang tao. Makinig ka sa mga friends mo or family members na magsasabing, alam mo, stress ka na. That's one of the reason bakit kailangan mo sana magpatingin na sa mga specialists. Kasi may mga gamot naman na anti-stress. Yes. Thank you so much, Doc, sa pag-answer sa ating mga questions. And we will be having a short break. And when we come back, ayan, sasagutin na ni Doc Bautista sa ang inyong mga questions sa comment section. Kaya naman, delay, type nyo na po para masagot ni Doc Bautista. All of these will happen sa pagbabalik ng Manila Med Healthline. We are healing professionals, trained by science, molded by experience. We are in the practice of proactive healthcare. We dedicate our lives to you, and in the process, we ourselves become better. Manila Med, only our best to make you feel better. We're back here at Manila Med Healthline. At syempre, kasama pa rin natin si Doc Thomas Bautista. And we're still talking about the effects of stress and how to handle it. Na-mention ko nga po kanina na bago mag-commercial, i-answer na po ni Doc Bautista ang inyong mga questions sa comment section. To start with, meron po tayong katanungan from Amelia Galang Ocampo. Sabi po niya, Doc, upper back pain including the neck is a result of stress too? Tinatanong po niya. I need to know because I am in constant pain in upper and lower back, including the neck and shoulder. Yes, it is highly possible. Mm-mm. Sinasabi ko sa inyo, kanina,
pag masyadong mataas ang ating adrenaline all the time, minsan kasi yung mga thoughts lang, yung mga negative thoughts, yung mga challenging problems sa bahay, sa relationship, magti-trigger pa din yan ng release ng chemical na mag-explain ng fight or flight na situation, yung para ka bang nasunugan at tataas yung adrenaline. And ang cortisol and adrenaline na to ay umiikot sa buong katawan. And ang effect niyan sa ating muscles ay contraction. So kung chronically stressed ka, ikaw ay palaging nag-iisip, laging nagkakaganito, no? Hindi mo alam ilang oras ka na pala nakaganyan. O kaya yung slouch na position dahil nag-iisip ka sa problema. Hindi mo alam ilang oras ka na pala sa ganong position. And nagko-contract dito yung mga muscles mo sa ganong position. Magli-lead yun sa back pain. Mali yung pag-upo mo. Parang wala ka ng pakialam, hindi na relaxing yung pag-upo. May upo kasi talagang dapat yung tama na yung posture. Yung posturing mo, yes. Tama. Ipag may problema tayo, di ba, ang common natin na posture, ganyan. Slouch lang. Yes. Bigat-bigat lang dinadala. Pero totoo talaga yon na ganun ang reaction ng katawan pag problemado. Kaya nga pag i-drawing mo ang isang taong problemado, ganun yon. So kung may pasyenteng lalapit sa akin, walang nakitang ibang specialist na problema. Pero ang kanilang, you know, x-ray, MRI, CT scan, parang wala. Tapos ang rehab, tapos na-rehab siya ng rehab, magka-chiropractor siya, kung ano-anong mga masahe. Nandun pa rin si muscle pain, tapos lahat ng mga analgesic na inyong na. Ang dama kasi explanation dyan ay baka hindi pa na-open up na merong stress. Merong stressful na mga iniisip. So, para kang sinisimento niyan eh. Araw-araw mong nakikita, kunwari yung asawa mo na problema mo. Araw-araw mong nakikita yung anak mong problemado. At araw-araw ka na ganyan na lang. At ano nang gagawin ko sa buhay? Pag nagganyan ka na one day, masakit na yan kasi ang muscles mo, yes, nasanay na sa ganon. Kaya dapat kahit may problema, posture, yes. Maganda pa rin yung posture. So parang ang stress is the event na nangyari. Ang reaction mo ang nag-cause na ng pain. Okay? Ang stress ang nag-trigger para ilabas ang chemical para tumaas ang mga adrenaline mo at mag-contract yung muscles mo. Unfortunately, ito ay isang medyo common na posture ng isang taong problemado. So, pag ikay maglalakad na, masakit na. Kung ikay maglalaba na, masakit na kasi iba na yung position mo pag naglalaba, nagluluto, magwawalis, you do your household chores. Mag-ano ka na ng pain, magko-complain. So, ang presentation mo sa doktor, sakit sa likod. Eh, kung hindi psychologically minded yung iyong doktor, hindi nila i-consider yung baka naman po psychological, may pa psychological problem o may problema kang pinagdadaanan. So, as patients, we have to be wise also. Yes. Na diretso mo na, huwag ka nang mahiya, sabihin mo kung ano talaga. Kasi kesa naman maubos ang pera mo sa workup. Yes. Open communication dapat. Yes. Next question pa from Maria Veronica Isabel Roque. Sabi po niya, can stress lead to depression kapag hindi na control? Ang kanyang pathway naman ay ang depression in itself, para masabi mo siyang mental disorder. Or, pwedeng sige, sabihin natin depression lang na regular. Multifactorial siya. Meron ka talagang predisposition at kung dadagdagan mo pa ng mga alcohol, nicotine, yung tatlong factors. Ito ng mga contributing factors, the stress, nicotine, and alcohol. Deadly. The alcohol is depressant. Nicotine,
eventually mauubos yung happy chemicals mo kasi the nicotine will just give you some will trigger release of relaxing chemical, but eventually mauubos yun. So stress can cause depression, but hindi lang isang factor. Parang wala talagang, I don't think na mayroong depression na stress lang yung reason. Kailangan mo talaga muna ng vulnerability. Remember na mention ko nga, meron tayong sariling coping style. Pag nasobrahan yung demand, hindi na kayanan ng coping style natin, that is stress. And then, pag stress ka na, syempre you will feel helpless. Yes. Eh kung ang helplessness mo will last for like 6 weeks, and then it will be associated with depressed mood na, loss of interest, feeling of worthlessness, mga negative thoughts, chronic fatigue, parang wala ka ng gana, ang paglakad mo mabagal na, o kaya easily agitated, depression na yun. So yes, stress can cause depression, lalo na sa mga vulnerable na mga tao, yung medyo may genetic predisposition to depression. That's a new lesson po din personally din sa akin. Next stress question po from Dan Aldrich Tolentino. What is midlife crisis, which is the usual cause of stress of young people? How to avoid it? Oh, young people is not midlife. Ah, hindi. Young people. Life. I don't know kung ano ibig sabihin sa young people. Kasi pag sinabi natin yan, yung midlife, then kung ang lifespan natin is 80, then ang midlife is 40. Mm-mm. Well, anyway, gamitin na natin ang midlife as time na nais na nagka-crisis yung tao. Yes, okay. Sa normal na proseso o mechanism, kung kaya mo pa, ang nangyayari, ang tawag natin doon, in crisis ka lang. Okay. So, pag in crisis ang tao, pupunta siya sa kaibigan, anak, alam mo, ano na, 100,000 na yung interest ko sa nababayaran sa credit card. So, may panahon, mayroon ka pang coping mo yun eh. And then, after talking to Hannah, ay, salamat. You know what? You made me feel better. Pero after an hour na pag-alis, naalala mo na naman yung bayaran mo, punta ka na naman, tawag ka na naman doon, Nay, ano ba to? Blah, blah. So, ma-relax ka for a while. Pero maabot mo din ang punto talaga na helpless na ang pakiramdam mo. Okay? So, ganun lang naman sa midlife. Lalo ang midlife kasi, major ang mga challenges. Professional. So, at midlife, dapat medyo stable ka na financially. Professional, dapat stable ka na. Midlife, dapat relationship yung most stable na rin. And, you're gaining something out of the relationship. Masaya ang relationship. Pero kung hindi, dagdag yun sa midlife crisis mo. Also, profession, life, at saka yung feeling of self-fulfillment. Kung anak ang magbigay nun ng self-fulfillment, then, tapos hindi ka nagkakaanak, stress na naman yun. Additional yun para magkaroon ka ng midlife crisis na eventually mag-lead to depression. Common siya ngayon. Hindi na siya talaga yung parang 40 and above. Dati kasi mga 50 ang mga midlife crisis. Naiiba pa rin. Nag-iiba na din ngayon. But ang presentation pareho pa rin. Sense of worthlessness. Parang walang nangyaring maganda sa buhay ko. This is not worth living. Ang common denominator is mababa ang tingin ko sa sarili ko. Ang capacity ko is not at par with my peers. Comparison, meron pa rin. Kasi doon mo yun malalaman if you are at above or at the standard eh. So, okay. Ang tendency mo sa mga edad na to, magko-compare na. Yes, si Hannah, batchmate ko yan. Yung alam ko, parang sipunin lang yan noon. Pero tingnan mo ngayon, siya na yung president ng SM. Parang gano'n, no? Yun mismo, yung mga ganyang occasion can trigger midlife crisis. Oh my God, ako. Kasi klasiko lang yan siya.
ako ni walang isang poste ng bahay na nabili. BMW na yung sasakyan niya. Anak lang yan ng mangingisda, di ba? Ako, anak ako ni Mayor. So, pwedeng mag-crisis na ako nun. So, you usually look at your peers. Kaya, ayaw mong magkaroon ng midlife crisis, takpan mo yung mata mo para hindi mo makumpir yung sarili mo. Sometimes, maririnig mo naman sa mga superiors mo, ano ka ba naman, Hana? 10 taon ka na dito, hindi mo pa rin hindi mo pa rin kayang gawin ng step by step itong ano, na-miss mo naman to, oh. So, at pag sa midlife ka, kasi pag babae, marami ng mga hormonal imbalance, eh. Diba? Yung mga dysphoria during premenstrual mo, mas nai-enhance yun. At nakarinig ka pa ngayon ng remark na, ano ka ba naman, Hana? 10 taon ka na dito. that will question yung worth identity. Worthiness mo na ganun ba ako kabobo? Tagal-tagal ko na nga dito. Bakit pa parang ganun? May napapansin pa rin sila sa akin. So, relationship, parang dito na ako sa edad na to, wala pa rin may nagkakagusto sa akin. Wala pa rin akong anak. Yes. Public school pa rin yung mga anak ko. Yung mga ganun. Maraming factors ang magkocontribute sa midlife crisis. Pero pwede mo namang alisin ang word na midlife. Pwede naman crisis lang. Yan. Kasi medyo hindi na ngayon, nagbabari na ngayon ng edad, eh. Hindi na talaga midlife. Yan na. Take note po for that one. Another question po from Consolacion Bautista Manzon. Sabi niya, "Hi Doc, advisable po bang uminom ng over-the-counter antidepressant kapag alam mong stress ka?" This is interesting po. Uy, hindi naman hindi po over-the-counter ang antidepressant. Very strict po ang Mercury, pharmacy, ang BFAD. Hindi po sila over-the-counter. So, hindi ko po alam kung anong ibig niyang sabihin sa over-the-counter na antidepressant. By definition, ang antidepressant ay hindi pwedeng bilhin ng over-the-counter lang po. Baka kilala po kayo ng, baka ano po, mga supplement na sinasabi ng formulator na it has antidepressant effect. So, hindi ko po alam. Kaya malaman ko po exactly kung anong substance. Kung yun man ay mga supplement lang na kiniklaim ng kanilang formulator na mayroong antidepressant effect. So, hindi ko masasagot ng diretso, basta as far as I know, pag antidepressant, kailangan po talaga ng reseta ng doktor. Hindi siya pwedeng over the counter. Ayan. So, another question. And yes, antidepressant can help control stress. Of course. Punta kayo sa psychiatrist. Alam nyo yung, kunwari, mahirap din kasi mag-enroll sa gym, mag-yoga ng yoga. Minsan mahirap maghanap ng time for the recommended na mga activities to relax. Minsan walang pera pang spa. Ang pinakamadali talaga is go to a psychiatrist kasi may mga medication na ang work niya ay magic talaga. And you feel relieved, tama yung ginagawa niyo. Ma-assess kung hindi mag-interact sa inyong mga maintenance medicine ang antidepressant na mabibigay. Or any supplement na pwedeng i-take. Tablet na ito. So, another question po, na-mention na, na-tackle po natin yung mga medicine na po yan. Question from the viewer, from Toteng Tanglao, ano po yung gamot na binanggit nyo kanina na pamparelax? Ay, sorry. Marami po. Generally po, ang mga benzodiazepine, yung sinasabi nating benzodiazepines, meron po silang relaxant effect, muscle relaxant effect. Ang mga benzodiazepine po ay, ang pinaka-common ay Valium. Okay? Kaso lang, lumaki tayo na parang takot tayo sa Valium, na parang kunwari, pag uminom tayo, eh baka hindi na tayo magising. Hindi naman po yun totoo. Actually, sa totoo lang, pag uminom kayo ng mga benzodiazepine like Valium, na nireseta talaga ng doktor, na tama yung dose at tama yung timing sa pag-inom, at yung length ng pag-inom, kung hanggang kailan, may effect, makakatulong po talaga siya. Kung wala kayong perang pambayad sa psychiatrist,
pwede naman kayo pumunta sa Philippine General Hospital. May mga charity patients po doon. Mga district hospitals. Pwede naman po yung ganun. Pwede nyo sabihin. Sabi ni Dr. Bautista, mga benzodiazepines, so baka pwede naman itry ko, bigyan mo naman ako ng reseta, kahit isa lang, para itry ko kung totoo yung sinasabi ni Dr. Bautista. Unfortunately, yung iba ding mga specialista, mga family meds, hindi din sila ganun ka-comfortable mag-prescribe. Sabihin mo, sinabi ng psychiatrist. Kahit isang tableta lang para malaman ko. Because this is one group of medicine na hindi lang nagagamit, lalo na sa time ngayon, na ang stress ay very common. Grabe ka-demanding ang ating society. Grabe ka-demanding ang mamuhay ngayon. Very stressful siya. You just have to tell. Kung kailangan yun, huwag kayong mahiya. Hindi po yun para sa taong nawawala sa sarili. Ang benzodiazepine, ang kanyang pinupuntahan sa utak, ay pareho din po sa alcohol. Kaya yung mga taong stress, nahuhok sa alcohol. So, they end up alcoholic. Yes. Eh, marami pong side effect ng alcohol. Kaya dito na lang kayo sa talagang advice ng psychiatrist, ang kahalintulad ng alcohol na nakaka-relax sa inyo ay mga benzodiazepines. And kailangan lang po talagang well-advised, nagko-consult sa doktor para ma-monitor yung intake nyo. At para maiwasan nga yung mahook na kayo doon sa gamot na yon. And take note na hindi naman lahat ng tao nagtitake ng benzodiazepine ay na-addict. Ang may mga predisposition lang sa addiction, ang magiging addict. Ang addiction is a disorder. Yes. Kailangan mo din ng vulnerability or predisposition. So sana, yun talaga yung appeal ko na sana huwag kayong matakot. Kesa maging alcoholic kayo. Doc, ito, in relation sa nag-uusapan natin, yung current discussion natin, sang-ayon po ba kayo sa medical marijuana? Because I see na may isang viewer dito from Kay Bautista, she's asking about, ayun, approval of medical marijuana as a, you know, solution. Kay, ano ba ang ibig mong sabihin in terms of gamit ng marijuana, yung medical marijuana? Mga kaibigan, ang marijuana po ay antidepressant. So, papatulugin ka. At the same time, ipapasaya ka, kaya may mga laughing trip. At the same time, i-stimulate na yung appetite mo, kaya magkakaroon food ka ng food trip. Kain ka ng kain. And then, relaxant siya talaga. Meron naman pong ibang gamot eh. Bakit kailangan bakit kailangan pang marijuana ang gamitin natin? Ako personally, I will not approve that kasi marami namang options. Unless wala nang ibang options pa. Maraming options to kill the pain. Pag pumunta ka lang sa pain specialist, sa tamang doktor, marami pong alternative. Yes, sa ibang country kasi sila naman po, tulad ng Netherlands, sila naman ay lumaki sa isang society na legal ang marijuana sa kanila. So, bata pa sila, natikman na nila yung effect ng marijuana. Dito sa atin, hindi naman natin natikman yon. Parang hindi naman yun norm. Sa kanila, norm yun. Kasi bata pa sila, alam na nilang it relaxes you. It makes sleep. Yung marijuana. Yes po. Okay lang siguro yun sa kanila. But for us, huwag na lang natin i-introduce kasi marami pong cases na isang gamit lang ng marijuana naka-induce ng psychosis. So, hindi natin alam kung sino yung vulnerable to psychosis. Alam niyo po, isang gamit lang ng marijuana, may genes ka for psychosis, pwede kang mag-breakdown, tuloy-tuloy ka nang mawala sa sarili. Yun ang danger doon. We can't play around with that side. Yes. Napakadelikado. Ito, Doc, last question from Shara Guday. Sabi niya po, yung psychiatrist ko, niresetahan ako ng Jovian. Is that the correct word?
agamot good for 2 weeks, natapos na yung 2 weeks, di na ako nakabalik sa psychiatrist ko. Yun yung tanong niya. Okay. Jovia is escitalopram. Ito po, ang sabi po niya, okay lang bang mag-take ako ng Jovia every time na nadadepress ako? That's her question. Oh, sayang naman. Psychiatrist ba talagang pinuntahan mo? baka kinulang lang sa oras at hindi nasabi sa'yo na yung Jovia or escitalopram ay antidepressant po siya. Nagkukontrol din siya ng nervyos. Kaya minimaintain po yon ng mga taong may nervyos, mga taong depressed, yung mga obsessive compulsive na nakaka-impair na ng functions. Hindi lang po 2 weeks yun. Pag pinistop mo po siya, magkakaroon ka ng headache. Or you feel bloated or irritable. Para makaroon ka talaga ng benefits doon, kailangan i-maintain mo siya for at least 6 months. Now, si Kato? Sino ngayon yung first name? Shara Guday. Shara, baka naman stress ka lang, hindi talaga kailangan bigyan ng antidepressant. In the US, meron po yung Prozac, siguro narinig mo. Kapatid din po yun ng mga Jovia. Pero yung Prozac kasi, long acting, parang it lasts for a week. Medyo tatagal po siya sa bloodstream. So, inyo naman ay ginagamit sa mga babaeng may premenstrual dysphoria. Para lang, parang mga 2 weeks lang inumin or a week prior to the menstrual period para naman hindi sila dysphoric at hindi maapektuhan ng kanilang mood ang kanilang work and relationship. Yes. So, para hindi ka irritable, I don't know if you experience being irritable or nagkakaroon ka ng mood swing. Yeah, bago yes, mag-men so. Ang menstrual period nyo. Sa US, ginagawa yon. Sa mga pasyente namin na pumupunta sa amin at nagko-consult at nagpapamonitor talaga, binibigay din po naman namin yon. So, mali po ang sabihin na pwede bang inumin ang Jovia ko, ang Jovia, kung ako'y depressed. Kung ako ang psychiatrist mo, hindi yun ang aking management, pero hindi ko kasi alam kung anong reason bakit ka pumunta sa psychiatrist. Dahil ba sa nervyos, dahil ba sa depression, dahil ba sa premenstrual dysphoria, hindi ko po alam. But taking it na parang paputol-putol, hindi, gagastos ka lang. Hindi mo makuha yung maximum or optimum benefits from the medicine. Ayun. So, take note na po yan, mga viewers. At syempre, thank you, Doc. Kasi personally, ang dami kong natututunan towards this stress and how to handle it. Yung mga gamot, first time encounter. Thank you, Doc Bautista, for sharing your time and your knowledge with us dito sa Manila Med Helpline. At syempre, sa mga viewers natin na nag-comment and for tuning with us today, maraming salamat po. Nako, dapat patuloy yung pagsuporta ng Manila Med Helpline. And of course, watch out for our next session to know more about various health issues that affect our daily living here in the city. Again, I am Hannah Liapitan, and this has been Manila Med Helpline, only your best to make you feel better. Magandang umaga!